up guys, welcome back to GRS Motovlog. And for today's vlog at mag-unboxing tayo guys ng binili kong helmet sa Casco Market guys. So napanood nyo naman yung pagpunta natin doon at yun nga sinukat natin, pero this time i-review natin kung ano bang meron dito sa specs ng ARPA 11 na helmet na binili ko, at siya ay Marvel Edition na Carnage guys. So, for today's vlog kasi, i-unboxing ulit natin to para ipakita sa inyo kung ano yung mga nilalaman ng ARPA 11, kung anong klaseng helmet to, kung bakit napakamahal. At yun nga no guys, inaasahan na makakabili ako ng ganitong kamahal na helmet. At ang price nga pala niya guys is 28,490 guys. 28,490. So, yun, available na to kasi lumabas to ngayong July, month of July. So, sa ibang stores like Team Graffiti, Casco Market, at sa mga sikat pang ibang store ng helmet, meron silang ganitong available. At may mga pa-freebies pa guys. Simulan natin buksan ulit guys yung helmet na MC1 Carnage Marvel Edition, yung SJC ARPA 11 guys. So napanghinantay natin, buksan na natin. Sabi, sa laki ng box na to guys, ngayon lang ako nakaano na ito, mabigat, premium na premium siya guys. So kung nakikita nyo yan guys, yan yun guys, kung anong model, ARPA 11 Carnage Marvel MC1 guys. So yan naman guys yung nakikita nyo. At yun, sa mga nagbabalak na bumili, ito yun guys. Kasi meron pang nilabas na Venom 2 tsaka iba pang Marvel Edition kagaya ng Captain America guys. So buksan natin. Ano bang kasama na ito sa box guys? So, yan, manual guys. Kung napapansin nyo naman, manual. Kung paano siya gamitin or paano ikabit yung mga lens or yung mga, yung mga air vents. Kung paano siya, galawin. So, yun. Ito yun, nandito lahat yung mga specification na sa manual guys. Then, sticker. Bale, ilalagay ito sa smoke lens. Para siyang yung mata niya, parang dagdag lang konti. Kaya meron siya na ito. Buksan natin guys. So may instruction naman dito kung paano ikabit. Dagdag sa mata ng Carnage. Doon sa eyelid niya. Sa gilid. Yan. Sa smoke lens kakabit guys. Ito po yung sticker niya. Yan. Yan po ang nilalaman ng box. Then, syempre, HJC stickers. Another manual ulit guys. Medyo malaki na ata ito. Yan. Ito, manual ulit. Ano lang to, display. So, ito na yung helmet natin. Yan. Mamaya natin buksan, pakita mo na natin yung iba. So, ano bang meron dito? So, napalit na tayo agad ng smoke lens. Bale, ito yung yung clear lens, guys. Clear lens to. Bale, pinasok na muna agad ko sa plastic kasi hindi naman ito yung gagamitin ko, kundi yung smoke lens. So, bale, pag binili mo to, naka-clear lens pa lang siya, nakakabit. So, pwede siyang lagyan ng anti-fog pin lock na dito sa lens. Then, ito pa. Ito na yun, guys, yung pin lock anti-fog para sa SJC 11. ARPA 11, guys. Kung napapansin nyo naman guys, kulay blue siya. Not sure kung ano pa yung kasi natanggal yun pa. Di pa natin ito kakabit kasi hindi naman kailangan pa. So, ito siya guys. Soon siguro ikakabit na natin siya kasi di ko naman araw-araw arawin yung paggamit ng SJC ARPA 11. Kasi meron pa naman tayo na isang ginagamit.
So, ito siya guys. Pinlock. So, yan yung box niya guys. Kulay black. Basta, ano, Marvel na edition or high-end premium. Ganito yung itsura niya. Yan. Kung mapapansin nyo. So, guys, ito na yung pinakahihintay natin. Natin, papakita na natin ulit yung, ano, helmet na binili ko. Yan, guys. So, bali may helmet bag siya nakasama, guys. So, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Basta, safe tong helmet mo. Kasi, mahal nga, guys. Yan. So, yan, guys. Nakakita nyo naman, naka-smoke lens na siya. Yan. Then, yun nga, yung premium design looks niya. Napakaganda ng ginawa ng HGC talaga. Number one in the world talaga to guys, sa paningin ko. Grabe. Tignan nyo naman yung itsura niya guys, no? Wala akong masasabi kundi mapapawaw ka na lang kasi isa to sa pinakamagandang na-release ngayong ano, taon. Yung HGC Carnage na to na ARPA-11 model. Yan, Marvel Edition. So, napakaganda niya guys. At parang may spoiler na rin siya. Kung napapansin nyo naman, no? Ganyan yung design. Then, yung R. Ibig sabihin, ARPA. Feel premium. Mga ano niya dito, foam. Parang Louis Vuitton. Parang ganun yung ano niya guys. So, ito yung hinahanap ko. Na ano, kulay gold siya. Ibig sabihin, ito yung high-end helmet ng ano. Ng SJC ARPA-11. At syempre, nalibago ako sa, ano, sa air vents niya. Kung nakakita niya guys, yan. Dito pwede mo siyang ano, tutulak-tulak mo lang. Parang roll lang, roll mo lang siya para umopen yung air vents niya. Yan. Ito yung air vents ng ano, sa pinaka-ano, ng ulo ng ano, ARPA-11 helmet. Then, ito, sa gitna, meron din siya. Yan. Ganun yung design ng ano, ARPA-11. Air vents. Lalo na dito, yan. 1 and 2. Yan guys, kung napapansin nyo naman, yan yung labasan ng ano. At syempre, di mo mawala yung sa likod. Yep, di mo mawala sa likod. Meron rin yan guys dito. So, yun. Ito yung kinagandahan ng SGC ARPA-11. So, yun, pag sinuot mo naman siya, ito ang maraming itsura. Yan. Nakita niyo naman, di ba? Kung nakita niyo naman, di ba, guys? Yan. Medyo snug fit siya. Saktong-sakto sa akin kasi large talaga yung ano ko kahit sa HGC ano ko sa HGC CS15 to large din ako, guys. Ito yung isa sa pinakamagaan na helmet na nirelease ng SJC. At high-end pa to guys ah. Kasi meron tayong ARPA-70 at ARPA-90S. Ayun bali yung ano, yung modular guys. Then yung ARPA-70 ay naman yung may dual visor. So itong ARPA-11 guys, ano lang siya, single lens. Wala siyang ano, pero ito yung isa sa mga binibili ng iba. Kasi ito yung high-end. Tapos, bali ang bigat na ito guys is 1,315 gram. Then yung net niya talaga is 1,300 gram. So, kung nakita niya naman, napaka gaan talaga na ito, oh. Hindi siya ganun kabigat kagaya sa CS15 ko. Ito, may kabigatan guys. Ramdam ko yung bigat niya kumpara dito sa ARPA-11 guys. So, ang ano niya 1,600 gram. Ganun siya kabigat guys kumpara dito sa ARPA-11. So, kung pagkukumpara mo siya, mukhang mas malaki to. Malaki yung shell niya. Ito, maliit lang yung outside shell niya itong ano. Kaya kung makikita niya naman guys, pagkukumparaan niyo naman itong dalawa na to, ito talaga yung ano, magaan. Kasi dito sa helmet na to. So, naka-ano na rin itong CS15 ko, naka-smoke lens. So, pareha sila. Pero magkaiba yung ano nila ng smoke lens. Ito, madilim talaga pag nakasara. Ito, kita konti yung ano mo, yung mata mo sa loob. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa, guys. Pero, ito yung first, ano, entry level ng SJC
na full face, then ito yung high end guys, yung ARPA 11. Pero syempre may 70 at 90S. Then ito pang ano niya, pinaganda kasi may emergency ano na agad release ng ano ng cheek pads. Kung yung padding niya guys, may emergency na agad diyan kung nakita niyo yung pula na yan. Ito nga double D lock. Bale dun sa ano SJC CS15 to ano siya, iba yung lock niya. Ito, parang mas nahirapan pa ako konti dito kasi naninibago pa ako sa lock na ito. Pero nakabisado ko na agad guys kung paano siya i-lock kasi iba talaga yung ano na ito, yung pinaka lock niya kakaiba. Medyo mahirapan ka sa una pero magigets mo naman ikabit pag nasanay ka na. So, itong SJC ARPA 11 Carnage, isa to sa pinakahangad na helmet at pinaka-asam-asam kasi nung una di talaga ako nagagandahan pero nung ilang beses ko to tinignan sa ano sa website ng SJC, doon na ako talaga na mangha. Kaya approve ako dito sa SJC ARPA 11 Carnage guys kasi napakaganda niya tingnan. Yan. O, diba? So yan, napapansin niyo naman ganyan yung itsura niya. Napakagaan pa. Hindi siya kagaya kabigat ng isang ano, CS15 na first entry level ng full face ng SJC. Pero kung may budget ka at kung gusto mo naman talaga ng high end, recommended ko naman tong ganitong helmet ARPA 11. Pero kung nag-aangat ka ng swak lang sa budget, pwede ka naman mag CS15 kasi SJC pa rin naman yun guys. Salamat kay Late Break Moto, GRX Motonetic sa pag-sponsor na itong Universal Chain Mount R-Series 2.0. So, ito na yung ano, hindi na siya 3D printing, bale, ano na siya, yung ABS plastic na siya guys. Kaya, mas malutong to at hindi gano masasira agad. Kasi, sobrang solid niya. Solid plastic na yung ano niya, yung gawa na ito kumpara sa dati nila. At mura lang to guys, 450 lang at lifetime warranty pa. GRX Motonetics Universal Chin Mount. Bali dito natin siya ikakabit, itong chin mount na to. Pero syempre buksan muna natin. Halos wala naman siyang problema para ikabit kasi malinis naman at mukhang bago. Wala naman basa or ano. Kaya yun, ready na tayo magkabit ng GRX Universal Chin Mount guys. Yan. Yun nga, makadikit tong 3M na to. Kaya ang nangyayari, ginupit natin tong ano, gitna. So, para siya maghiwalay yan. Yan. So, bale, unahin muna natin dito sa unang, ano niya, left, right, kung saan tinupi ko siya. Yung nandito sa dulo. At yun na, dito natin siya kakabit sa chin ng, ano, ng SJC ARPA 11. So, how to install GRX Motonetics chin mount. At yun nga no, tanggalin muna natin itong nasa dulo na to kasi just like that. So, bilib ako ngayon sa ano sa trim ng GRX Motonetics SJC CS15 to. Simula nung nakabit nyo yun December, di na siya natatanggal. Madikit talaga guys. Kaya salute ako sa gawa ng GRX Motonetics. Bale, 450 lang to guys. Mura lang to at kayang-kaya nyo nang bilhin. Dapat tama yung pagsukat na ito. Dapat gitnang gitna. So, yan. Sisimulan natin. Yan. So, gitnang gitna na siya, guys. Lapat na lapat, guys. Gitnang gitna na yun, guys, ah. So, gitnang gitna na yan. Kinapapansin nyo naman. Diba? So, pagsabayin natin para lahat lumapat. Yan. Diba? Solid, guys. So, diretso lang to, guys. Yung kabit natin. Yan. Diba? Madiin na madiin para diba? Wala! Yan. So, yun. Solid, guys. Kapit na natin. Yan. Ang babansin nyo. Damn.
Yan na siya guys, nakabit na natin. Yan. Ayos. Yan. Damn. Pwede natin ano, pwede na natin lagyan ng camera to guys. So ayun guys, bali nakabit na natin yung GRX Universal Chin Mount. At yun nga no, kakabit natin or ite-testing yung pag-mount ng GoPro Hero 4 dito sa helmet na to. Dahil nakabit na natin tong chin mount. So tinatanggal na lang natin yung tornilyo. As you can see guys, yan. Kaya nalagyan na natin, ano natin siya. Ilakap na na ito. Or depende sa ano mo, sa camera mo guys. So nalak na natin siya. Kapit natin yung GoPro Hero. Yan. So as you can see guys, yan. Kung nga guys, no, bali nakabit na natin yung GRX chin mount. At kung napapansin nyo naman yan, so yan yung parte na nakabit na natin rin yung GoPro Hero. At syempre guys, ano ba itsura niya pag sinuot ko? So yan guys, bali nakakita nyo na, bali nakakabit na yung ano, yung camera natin. Kung napapansin nyo, yung chin mount at yung GoPro Hero 4 Silver. Yan guys, nakakabit na. Kung napapansin nyo, ganyan yung itsura niya guys. So ano pa ba yung ano, yan. Ayos diba? So yun nga no, maraming salamat sa nanonood ng vlog na to guys. Kung nagustuhan nyo to, just like, share, comment, then subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ka pa motovlogs guys. And by the way, this is GRS Motovlogs. Ride safe to all and God bless. And stay safe. Bye!